Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Ako po si Papa Dudut and welcome sa Papa Dudut Stories. Ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay madalas na nagiging dahilan para lalo tayong maging matatag. Minsan akala natin ay pilit tayong pinababagsak nito, pero ang totoo, ito ang magbibigay ng lakas para muli tayong lumaban sa mga hamon ng buhay. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga listeners na palaging nakaabang sa bagong kwento sa inyong channel. Ilang taon na rin akong listener ng programa ninyo, pero ngayon ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sumulat at ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Papa Dudut, pakitago na lang po ako sa pangalang Nica. Isang simpleng babae na walang ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Na makahanap ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat at totoo. Nangyari naman yon sa katauhan ni Carlo. Ang lalaking inakala ko na makakasama ko na sa panghabang buhay. Lahat naman ng relasyon ay nag-uumpisa sa masaya. Puno ng pagmamahalan, pagbuo ng mga pangarap, pero hindi lahat ay nauuwi sa panghabang buhay na saya. Nang malaman kasi ni Carlo na buntis ako, oo, tinanggap niya, pero naramdaman ng puso ko at nakita ng mga mata ko ang mga pagbabago mula sa kanya. Nagsama kaming dalawa at doon ko mas lalong nakita ang ugali niya. Halos walang araw na hindi kami nag-aaway. At kung minsan pa, sampal, suntok at sipa ang inaabot ko kay Carlo. Kapag sobra siyang nagalit at tinitiis ko ang lahat ng yon. Papa Dudut, mismong pamilya ko na rin na nagsabi na iwanan ko na si Carlo. Paulit-ulit nilang sinasabi na wala na akong maaasahan sa kanya. Nasa umpisa pa lamang ay hindi ko na siya dapat piniling makasama. Pero tulad ng ibang taong nagmamahal ng sobra, umaasa pa rin ako. Nadarating din ang araw na magbabago siya. Nababalik ang lalaking minahal ko ng totoo. Wala ka talagang kwentang asawa? Sigaw ni Carlo bago malakas sa silampal ang pisngi ko, dahilan para mapadapa ako sa sahig. Carlo, hindi ko namang kasalanan kung wala na halos natitira sa ibinibigay mong pera sa akin. Maliit lamang yon at palagi kong pilit na pinagkakasya sa atin ang anak natin. Umiiyak na paliwanag ko. Umuwi kasi siya ng lasing at nanghihingi ng pera pambili ng alak. Wala akong maiabot sa kanya noon dahil nasa idin talaga ang laman ng wallet ko sa pambili ng gamot ng anak naming nagkatrangkaso. At sumasagot ka pa talagang babae ka, ha? Sigaw ni Carlo at lumapit sa akin bago ako muling sinampal ng malakas na nagpahilo sa akin. Naramdaman ko rin pumutok ang labi ko at nalasahan ko ang maalat na dugo mula doon. Carlo? Yun naman talagang dahilan. Naospital ang anak nating si Cherry kahapon at doon ko ginamit ang natitirang pera na naitabi ko. Umiiyak pa na paliwanag ko. Ang sabihin mo, hindi ka talaga marunong magtipid. Palagi mong winawaldas ang perang pinagtatrabahuhan ko. Bulyaw niya pa sa akin. Aray, aray ko. Bitawan mong buhok ko, Carlo. Nasasaktan na ako. Parang awa mo na. Umiiyak na pagmamakaawa ko sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi naghihirap ang buhay ko ngayon. Ikaw ang sumira ng buhay ko, buwisit ka. Sigaw pa ni Carlo. Bakit? Ako lang bang mag-isang gumawa ng anak natin? Tayong dalawang dahilan kung bakit nabuntis ako noon. At sa ating dalawa, ikaw ang palagi namimilit na may mangyari sa atin. Hindi ko na napigil ang sagot ko sa kanya. Palagi lang kasi siyang ganon kapag nalalasing, nagigipit sa pera o nagagalit. Palaging ako ang sinisisi niya kung bakit nasira ang buhay niya. Talagang ginagalit mo akong babae ka, ha? Hinawakan ng dalawang kamay niya ang ulo ko at malakas na inumpog sa sahig.
Pakiramdam ko noon ay biglang umikot ang paligid o para bang may lindol na naganap dahil sa matinding pagkahilo ko. Kagad na akong binitawan ni Carlo at dinuraan pa ang mukha ko bago siya naglakad palabas ng bahay namin. Iluman ay pilit akong bumangon, Papa Dudut. Sinimulan kong mag-impake ng mga gamit ko at ginising ko ang anak ko na noon ay mahimbing na natutulog sa kwarto. Ilang beses na akong nasaktan ni Carlo, mapapisikal man o emosyon. Ilang beses ko na rin tiniis yon dahil sobrang mahal ko siya at ayoko masira ang pamilya namin. Pero lahat naman ng pagtitiis ay may hangganan, Papa Dudut. At pakiramdam ko ay dumating na ako sa punto na yon. Kahit palalim na ang gabi ay bumiyahe pa rin kami ni Cherry paalis ng bahay at buhay ni Carlo. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya at plano ko na rin talaga na tuluyan siyang alisin sa buhay ko. At umaasa ako na sana magawa ko na yon ng tuluyan. Ay Diyos ko, Nica, anong nangyari sa iyo? Bakit may pasaka sa mukha? Pumasok muna kayo, bilis, Diyos ko. Gulat na bungad ni Mama nang mapagbuksan niya ako ng pinto. Wala na akong alam na ibang pwedeng puntahan kung hindi siya lamang. Tumuloy na ako sa loob ng bahay at nang makaupo sa sofa ay dinala niya muna sa kwarto ang anak kong papungay-pungay sa antok at doon ay pinatulog. Kagad naman siyang bumalik at dinalhan ako ng baso ng tubig. Ano bang nangyari at napasugod ka dito ng ganitong oras? Nasaan si Carlo? Nag-aalala lang tanong niya pagkatapos kong uminom ng tubig. Iniwang ko na po siya. Umiiyak na sabi ko habang nanginginig ang kamay ko. Ha? Eh bakit? Anong nangyari? Siya bang may gawa ng mga pasasamukha mo? Galit na tanong naman ni Mama. Tulad po ng dati, wala na pong bago sa pinagawayan namin eh. Parating pera. Kanina po yung sobrang away namin kaya heto. Nasaktan na naman po niya ako. Hindi ko na po kasi kaya, Ma. Hindi ko na kaya yung pananakit niya sa akin. Ayoko na po ng ganung buhay. Natatakot na ako na baka dumating siya sa puntong mapatay na niya ako sa sobrang galit. Umiiyak pa na kwento ko. Napakahayop talaga niya. Dapat lang na umalis ka na sa poder ni Carlo na yan. Bukas na bukas din pupunta tayo sa barangay at magreklamo tayo. Ipapakulong ko talaga yung lalaki na yan, ang sabi pa ni Mama. Ma, wag na po. Malaking gulo po yun. Pigil ko naman sa kanya. Gusto ko na kasi ng tahimik na buhay na malayo kay Carlo. Aba, Nica, wag mong sabihin pagkatapos ng ginawa niya sa iyo eh siya pa rin ang kakampihan mo. Nako, sinasabi ko sa iyo ha, kakalbuhin talaga kita. Pagbabanta ni Mama sa akin. Ayoko na po kasi ng gulo. Lalo na po ngayon. Medyo nauutal pang sabi ko. Anong lalo na ngayon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mama pero hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin. Ano, Nica? Sumagot ka. Bulyaw ni Mama. Buntis po ako? Muling naiiyak na sabi ko. Ano, buntis ka ulit? Diyos ko naman, Nica. Hindi na nga ako pabor na nagpabuntis ka sa lalaking yon at pumayag kang magpakasal sa kanya. Tapos nagpabuntis ka na naman? Ano ba namang klaseng pag-iisip meron ka? Ni hindi ka nga magkanda o gaga sa pag-aalaga kay Cherry? Dinagdagan mo pa? Ano ba talaga ang plano mo sa buhay mo? Akala ko ba mag-aayos ka na? Sunod-sunod na sabi sa akin ni Mama. Sorry po, Mama. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Alam na ba ni Carlo yan? Inis na tanong naman ni Mama. Hindi ko po nasabi sa kanya. Kasi alam ko naman na mas lalo siyang magagalit kapag nalaman niyang buntis ako ulit eh. Sagot ko. O tingnan mo na. Ang tigas kasi ng ulo mo. Anong sinasabi ko sa iyo noon? Wala kang magandang kinabukasan sa lalaking yon. Pero hindi mo ako pinakinggan. Kaya yan. Yan tuloy ang nangyari sa iyo, Nica. Hindi habang buhay nandito ako para saluhin ka. Matuto ka naman sa mga pinagdadaanan mo. Paninermon sa akin ni Mama. Alam ko naman po yun, Ma. Kaya nga po umalis na ako sa poder ni Carlo.
Kasi mas nakita ko ngayon na wala na po talaga ako maaasahan sa kanya. Lalo na ngayon na buntis ako ulit. Ayoko po na parehong lumaki ang anak ko sa isang tahanan na wala ng pagmamahal na nararamdaman mula sa tatay nila. Kakayanin ko na po ito, Nay. Sa pagkakataon po na ito, hindi ko na ulit hahayaan na mabilog ni Kaloy ang ulo ko. Pangako ko sa kanya. Kinabukasan ay pumunta si Carlo sa bahay namin para suyuin ako na bumalik sa bahay niya. Pero hindi na ako pumayag pa. Pilit ako nagmatigas at sinabi ko sa kanya na kailanman ay hindi na namin maaayos pa ang relasyon naming dalawa. Hindi yun ang unang beses na nilayasan ko si Carlo o sinubukan ko makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. At yung mga unang beses na nangyari na yon ay mabilis niya akong nasusuyo at nakukumbinse na bumalik sa kanya. Pero sa pagkakataon na yon, hindi na talaga ako pumayag. Kasi sa totoo lang, natakot din ako na baka mapatay niya ako o ang anak ko. Papa Dudut, sobra akong nahirapan sa pagiging single mother. Lalo na nang pinanganak ko ang bunso kong si Christine. Pero dumoble ang mga problema nang naging sakitin ang anak ko. Kinailangan ko nang magdoble kayod dahil nag-aaral na si Cherry. May mga gamot pang binibili para kay Christine at syempre sa pang-araw-araw na buhay naming mag-iina. Napapaiyak na lamang ako tuwing gabi sa hirap ng sitwasyon ko. Pero wala naman akong ibang pwedeng gawin kung hindi ang magpakatatag. Ako lang ang kayang asahan ng mga anak ko. Ako lang ang pwede nilang sandalan. Gusto ko nga po kasi ng spaghetti. Bakit po ba ayaw niyo akong lutuan? Pagrereklamo ng panganay kong si Cherry na noon ay 5 taong gulang na. Napapadalas ang pagre-request niya sa akin ng kung ano-anong bagay at pagkain na hindi ko maibigay sa kanya kasi wala naman akong extra na pera. Wala nga kasi akong iluluto dahil wala na akong pambili ng pagkain natin na gusto mo. Binili ko na ng mga gamot na kailangan ng kapatid mo. Paliwanag ko pa sa kanya. E bakit po si Christine lahat ng gusto niya ay binibigay ninyo? Bakit ako hindi? Reklamo pa ni Cherry. Kasi nga wala na tayong pera, sagot ko sa kanya. Parati lang wala eh. Ewan ko sa inyo, sigaw niya bago ako tinalikuran. Aba, bastos kang bata ka ha. Tama bang alisan mo ko? Hoy, halika rito. Huwag mo akong tatalikuran. Kailan ka pa naging bastos ha? Ang tigas ng ulo mo, Cherry. Sa inis ko ay hinila ko siya sa braso at pinalo ko ng tsinelas ang puwit niya. Pagod na ako sa trabaho, pag-aalaga sa bunso ko tapos ay dadagdag pa siya sa inaasikaso ko. Hindi na pwede yon dahil nakakainit na talaga siya ng ulo. Aray mama, tama na po. Kagad namang pumalahaw ng iyak si Cherry. Ang dami-dami ko nang iniisip, dumadagdag ka pa. Sigaw ko sa kanya na patuloy sa ginagawa kong pagpalo sa puwit niya. Nika hoy, anong ginagawa mo sa bata? Itigil mo na yan. Awat ni mama bago hinila si Cherry mula sa akin. Lola, pinapalo po ako ni mama. Ang sakit-sakit po. Umiiyak na sumbong naman ni Cherry kay mama. Ang arte-arte kasi, hindi makaintindi. Napakatigas ng ulo. Ang sabi ko naman. Ano ba kasing nangyari? Pag-uusisa ni mama. Gusto niya raw kasi ng spaghetti, eh wala kaming ganon ngayon eh. Ayaw kumain ng tinapay na meron dito. Ang arte-arte ng batang yan, sagot ko. Diyos ko, spaghetti lang. Halos malumpo yung bata sa pagpalo mo. Napapailing na sabi ni mama bago bumaling kay Cherry. Tahan na po, mamaya eh kakain tayo ng spaghetti ha. Sige na at pumasok ka na muna sa kwarto. Ang sabi niya sa anak ko na kaagad naman niyang sinunod. Magsabi ka nga sa akin, Nika. Ano bang nangyayari sa'yo? Ngayon lang kitang nakita na ganoong magalit sa anak mo ha. Muling pag-uusisa ni mama sa akin. Marami lang po kasi akong iniisip ma. Pera. Pag-aalaga sa mga bata. Tapos ngayon eh dumadalas pa ang pagkakasakit ni Christine. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa anak ko. Sumasama pa yung mga gastusin.
Nahihiya rin kasi ako sa inyo eh. Ayaw ko nang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Gusto ko kasing patunayan na kaya ko lahat ito bilang isang ina. Na kaya kong buhayin at alagaan ang mga anak ko. Kaso hindi ko inakala na ganito pala kahirap to. Habang palaki sila ng palaki, pahirap ng pahirap yung sitwasyon. Nag-aalala na kasi ako kay Christine eh. Ang daming nangyayari sa kanya. Natatakot ako. Baka mamaya may sakit na siya na hindi ko pa alam. Paano? Limitado lang naman yung pera ko. May pinag-aaral pa ako. Naiiyak na pagkukwento ko sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. At saka huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa gastusin. Kung ano man ang ikinakaba mo kay Christine, ipa-check up natin siya sa espesyalista. Tungkol naman kay Cherry, nandito naman ako. Huwag mong sulohin ang lahat. Pagpapagaan ni Mama sa loob ko. Papa Dudut, dahil na rin siguro sa pride kung bakit hindi ko magawang humingi ng tulong sa pamilya ko. Nakatanim na kasi sa isipan ko na ako mismo ang nagdala sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ako ang may gustong mag-anak ng dalawa at pumili ng lalaking wala naman palang plano sa aming mag-iina. Akala ko hanggang dito lang ang paghihirap ko bilang isang ina, pero nagkamali ako. Hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako ng tadhana at ako ang patuloy na inuulan ng mga problema. Pero kagaya ng pangako noon sa sarili ko, patuloy akong magpapakatatag para sa dalawang mga anak ko. Dati pa lang ay sakitin na talaga ang bunso kong si Christine, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay napapansin kong hindi na nagiging normal ang mga nangyayari sa kanya. Parati siyang nangihina at may iniindang masakit sa tuwing bubuhatin ko siya. Napapansin ko rin na mabilis siyang magkapasa sa katawan. At nang lagnatin siya ng sobrang taas, dito ko nalaman ang totoong kalagayan ng anak ko. Hindi ko inakala na sa murang edad ni Christine ay kagad siyang sinubok ng panahon. Papa Dudut, may sakit na leukemia na pala ang pinakamamahal kong bunso. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang totoong sitwasyon ng anak ko. Una kong tinanong ang Diyos. Bakit? Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo? Bakit si Christine pa? Hindi pa ba siya kontento sa hirap na nararanasan ko? May taguyod ko lang ang dalawang anak ko. Pero Papa Dudut, alam ko naman na kahit na anong iyak ko ay wala rin mangyayari kung hindi ako kikilos kaagad. Kung hindi ako mag-iisip ng paraan kung paano namin malalampasan ang ganitong pagsubok sa buhay naming mag-iina. Mukhang mahimbing ang tulog ni Christine ha. Mabuti naman kasi ilang gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang sabi ni Mama noon na bagong dating sa ospital kung nasaan kami ni Christine. Oo nga po eh, nakatulog sa kakaiyak. Pigil ang luha na sagot ko. Nakita ko kasi kung paano siya umiyak noon at alam ko na may nararamdaman na naman siyang masakit sa katawan niya. Oo, ba't parang pati yata ikaw eh kagagaling lang din sa iyak. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Mama nang malingunan niya ako. Ayos lang po ako, Ma. Medyo stress at napagod lang ako ngayong araw. Ang dami kasing in-explain sa akin ng doktor ni Christine eh. Mga hindi ko naman naiintindihan. Wala eh, gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Naiiyak kong sagot sa kanya. Kumalma ka lang anak, matatapos din to. Pagpapakalma sa akin ni Mama. Paano po, Ma? Leukemia tong kalaban ng anak ko. Cancer. Naiinis ako na bakit naman kasi sa lahat ng tao dito sa mundo, yung anak ko pa ang nagkasakit. Ano namang kasalanan ng bata sa Diyos? 2 years old pa lang siya. Walang kamuang-muang yung bunso ko, pero bakit kailangan na siyang magdusa? Naiiyak na tanong ko. Huwag na huwag mong sasabihin yan, anak. Alam mo na hindi ito ginusto ng kahit na sino. Sige, ganito na lang. Umuwi ka na muna, magpahinga ka. Ako nang bahalang magbantay kay Christine dito sa ospital. Suhestyon naman ni Mama. Hindi rin naman po ako makakatulog sa bahay eh. Ang daming dapat bayaran at bilhin.
Sa susunod na linggo pa po yung sahod ko. Bawas pa nga po yun dahil naubos ko na yung leave ko. Pero baka bumalik na lang po muna ako. Sana payagan pa ako, ang sabi ko. Ako nang bahala dyan, darating naman ang Kuya Arman mo. Uutosan kong bilhin yung mga gamot. Sige na, umuwi ka na. Baka hindi ka na kilala ng panganay mo dahil lagi kang nandito. Sige na, utos niya sa akin. Ayaw ko pa sanang umalis noon sa ospital, Papa Dudut, kasi gusto kong palagi akong nasa tabi ni Christine. Pero tama si Mama na may isa pa akong anak na kailangan kong asikasuhin. O anak, bakit gising ka pa? Nasaan si Tita Sanya mo? Tanong ko nang si Cherry ang magbukas ng pinto ng bahay. Natutulog na po, ang lakas nga po ng hilik eh, sagot ng panganay ko. Hay nako, mas nauna pang nakatulog ang nagbabantay. Dapat natulog ka na rin eh, gabi na. Sige ka, baka hindi ka na lumaki. Gusto mo ba yon? Ang biro ko sa kanya. Eh mama, hinihintay po kasi kita eh. Bakit hindi niyo po kasama si baby Christine? Hindi pa po siya uuwi? Tanong ni Cherry. Medyo matatagalan pa kasi eh, kailangan pa niyang magpagaling. Sagot ko sa kanya habang naglalakad kami papasok ng kwarto niya. Eh bakit po? Ano po bang sakit niya? Tanong niya. Basta may sakit niya na dapat nandun siya para maalagaan siya ng mga doktor at saka ng mga nurse. Sagot ko. Eh kailan po siya uuwi? Muling tanong niya. Malapit na. Pigil na ang luha na sagot ko. Sobrang miss ko na rin kasi ang magkakasama kaming tatlo. Promise po. Kasi nami-miss ko na po kasi siya, ang wika niya. Oo naman, basta magpe-pray lang tayo parati kay Jesus na sana pagalingin na niya si Christine. O nag-pray ka na ba? Tanong ko nang makapasok na kami ng kwarto. Hindi pa po, sagot niya. O sige, mag-pray na tayo kay Jesus. Close your eyes na at mag-pray na tayo. Jesus, panimula ko sa dasal na tinuloy naman ni Cherry. Jesus, sana po gumaling na si Christine. Kasi po nami-miss ko na po siya. Nalulungkot po ako dito kapag hindi ko po siya kasama. At saka para po parati na rin pong nandito si Mama, para hindi na rin po siya malungkot. Thank you po Papa Jesus. Amen. Pagdarasal ng anak ko. Amen. Ang galing-galing naman ng anak ko. Naluluhang sabi ko bago sinuklay ang buhok ni Cherry. Mama, umiiyak po ba kayo? Tanong naman ni Cherry. Ha? Hindi ah, bakit naman ako iiyak? Nakangiti nga ako oh. Pigil ang luhang sagot ko sa kanya. Mama, promise niyo po sa akin, uuwi na po si Christine ha? Sabi pa ni Cherry. Oo naman, basta parati ka lang magpe-pray kay Papa Jesus ha? Parang yung ginawa mo kanina. Kapag ginawa mo yon, makakauwi na si Christine. Sige na, tara na, matulog na tayo. Sabi ko sa kanya bago ko siya niyakap ng mahigpit. Papa Dudut, alam mo ba yung hirap na hindi mo alam kung papaano mo ipapaliwanag sa isang musmus na batang mga nangyayari sa paligid niya? Hindi mo alam kung anong salita ang gagamitin mo. Huwag lang siyang makaramdam ng takot at pag-aalala. Hindi mo masabi na pwedeng mawala sa kanya ang taong inakala niyang makakasama niya hanggang sa paglaki. Yan ang mga tanong na nasa isip ko sa tuwing kakausapin ako ni Cherry tungkol sa kapatid niya. Hindi ko masabi sa kanya na malubha ang sakit ni Christine. At higit sa lahat ay mahirap sa kanyang itago ang takot na nararamdaman ko. Na dapat makita niya na matapang ako para hindi siya matakot. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam ko kasi na hindi ako pwedeng sumuko at mas lalong hindi ko pwedeng isuko ang buhay ng pinakamamahal kong anak. Papa Dudut, pasalamat na lamang ako dahil nandyan si Mama at ang mga kapatid ko para tulungan ako sa pag-aalaga sa mga bata. At para ma-distract ako sa mga nangyayari ay sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Ang nasa isip ko kasi ng mga panahong yun ay kailangan ko mag-ipon ng pera para sa pagpapagamot ni Christine. Hindi ko pwedeng hayaan na pangunahan ako ng takot at pag-alala dahil kapag nangyari yun ay baka biglang huminto ang mundo ko
at ang mga anak ko ang mahihirapan. May mga gabi na hinihiling ko na sana isang malaking panaginip lamang ang lahat ng nangyayari, Papa Dudut. Nasa pagising ko ay sasalubungin ako ng halik at yakap ng mga anak ko. Nakampante ako na maayos ang kalagayan nila. Pero alam ko na sa pagkakataong yon ay malabong mangyari yon. Na yun na ang katotohanan na sobrang hirap tanggapin at lagpasan. Ang pinakamasakit na parte, Papa Dudut, ay kapag may tinuturok ng mga gamot sa maliit na braso o binti ng anak kong si Christine. Nakikita ko kung paano siya umiyak at magwala dahil sa sakit na nararamdaman niya. Wala pa man siyang salita na alambig kasi na alam ko na na nagmamakaawa na siya na itigil na ang pagturok ng mga gamot sa kanya. Pero wala akong ibang magawa kung hindi ang tahimik na umiyak habang yakap ko siya. Kung pwede lang talaga. Kung pwede lang sanang ako na ang sumalo ng mga kirot na nararamdaman niya noon, Papa Dudut. Sige po ma, papasok na po ako sa trabaho. Kayo na po muna ang bahala kay Christine. Paalam ko sa kanya. Teka, papasok ka na? Hintay mo naman munang tumahan tong anak mo. Mas dalong magwawala to kapag nakita kanyang umalis, ang sabi ni mama. Kaya nyo na po yan ma, malilate na po ako sa trabaho ko, ang sabi ko pa sa kanya. Ayaw ko naman talagang umalis at pumasok sa trabaho pero anong magagawa ko? Kailangan ko pa rin kumita ng pera. Hindi ka aalis, dito ka muna. Kung kailangan mo mag half day sa trabaho, mag half day ka muna, ang utos ni mama. Mama, hindi po pwede. Mababawasan na naman po yung sweldo ko. At saka nandyan naman po kayo eh. Sige na po mama, aalis na po ako. Muling paalam ko. Tumigil ka dyan, Nica. Ano bang problema mo? Minsan ka lang naman pumunta dito sa ospital, nagmamadali ka pa. Parang hindi mo anak ang nandito ah. Naiintindihan ko na kailangan mo magtrabaho para sa anak mo pero magbigay ka naman ng oras sa mga anak mo. Wala ka nang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Pati day off mo ginagamit mo para lang magtinda ng kung ano-ano. Na sana binibigay mo na lang sa kanila. Mas kailangan ka ng anak mo. Galit na sabi ni mama. Ewan ko po ma. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kailangan kong magtrabaho. Kumayod para magkaroon kami ng pera. Hindi pwedeng tumunga nga ako dito. Oo, kasama ko nga sila. Pero pare-parehas kaming mamamatay kung hindi ako magdodoble kayod. Kung pwede ko lang hatiin ang katawan ko ay gagawin ko yun ma. Pero iisa lang ako. Naiiyak nang sagot ko sa kanya. Yun na nga eh. Nag-iisa ka lang. Kaya mas kailangan ka nila. Hindi ako sapat sa mga anak mo. Uulitin ko, naiintindihan kita at ina rin ako. Pero ang hinihiling ko lang sa iyo ay konting panahon para sa kanila. Lalo na kay Christine, ang sabi pa ni mama. Hindi ko kaya ma. Hindi ko kayang makita siyang nahihirapan. Parang sinasaksak yung puso ko kapag nakikita kong umiiyak siya sa sakit. Sa tuwing nakikita kong gustong gusto na niyang umuwi. Kapag uuwi ako ng bahay, hindi ko alam kung ano pang klaseng paliwanag ang ibibigay ko kay Cherry kapag nagtatanong siya kung kailan ang uwi ng kapatid niya. Hindi ko na po alam ang isasagot ko. Hindi ko na po alam dahil hirap na ako. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Papa Dudut, gustong gusto ko nang sumigaw at sumuko. Gusto ko na lang na iwan ang lahat ng nangyayari. Yung tipong bigla na lang ako mawawala na parang bula. Gulong-gulo na kasi ang isipan ko at sa tuwing nakikita ko na hindi naman nagiging maganda ang kalagayan ni Christine ay unti-unti akong napanghihinaan ng loob. Na baka sa kabila ng pagdarasal at pagpupursigi ko na mapagamot lang siya ay mapunta lang ang lahat sa wala. Sa isang ina ay sobrang sakit na makita mong nahihirapan ang anak mo. Parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip ko na mawawala na sa akin ang bunso ko. Parang biglang huminto ang utak ko sa pag-iisip sa kung ano at kung paano ko itutuloy ang buhay namin ni Cherry kapag kinuha na sa amin si Christine. Parang hindi ko kaya, Papa Dudut. Pero kahit na anong pagdarasal ang gawin ko ay parang hindi naman ako naririnig ng Diyos.
Imbis kasi na gumaling ang anak ko ay mas lalo pang lumala ang kalagayan niya. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay kinausap na ako ng doktor ni Christine na hindi na raw siya nagre-respond sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Yon ay ang bigyan ng taning ang buhay ng anak ko. Gusto ko talagang magalit sa doktor nang sabihin niya yon sa akin. Ayoko kasing maniwala at mas lalong panghinaan ang loob. Pero ano ang magagawa ko? Dahil mukhang hindi ko na talaga kaya pang kalabanin kung ano ang tinadhana ng Diyos na mangyari sa buhay niya. Kaya nang sabihin ng doktor na mas maganda raw kung susulitin na namin ang araw na meron pa si Christine ay mas minamuti kong iuwi na lamang ang anak ko sa bahay. Anak, bukas na lang ako pupunta dyan ha. May asikasuhin lang ako ngayon. Ang sabi ni mama na noon ay kausap ko sa cellphone. Sige po ma, okay lang po. Sagot ko naman. Eh si Christine, kumusta na? Tanong ni mama. Ganon pa rin po eh, nangihina pero matapang na bata yun eh. Lumalaban pa rin po. Medyo malungkot na sabi ko. Huwag ka na mag-alala anak. Gagaling din si Christine. Pagpapalakas pa ni mama ng loob ko. Matagal ko na pong binitawan yung pag-asa na yan. Tanggap ko na rin naman po eh. Ang iniisip ko ngayon ay si Cherry. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng mga nangyayari. Malungkot na sagot ko. Naku, hindi ka mahihirapang magpaliwanag sa panganay mong yan. Napakatalino eh. Kabata-bata, parang matanda na kumag-isip. Ang talas pa ng memorya. Sige na anak at may gagawin pa ako, mag-ingat kayo dyan ha. Tawag ka lang kapag kailangan mo ng tulong. Pagpapaalam ni mama bago binaba ang tawag. Kahit ano pa yata ang pagpapalakas ng loob na sabihin niya sa akin noon na hindi na niya mapapagaan ang loob ko. Kasi hindi na rin naman magbabago pa kung ano ang nakatadhanang mangyari. Ang nalalapit na pagkawala ng bunso kong anak. Alas 8 na pala. Papainumin ko na ng gamot si Christine. Bulong ko bago ako naglakad papunta sa kwarto. Christine? Anak? Diyos ko, nasan ba yun? Baka biglang lumabas ng bahay. Kagad ko siyang hinanap sa sala pero sarado naman ang pinto doon. Wala rin siya sa kusina at wala rin sa likod ng bahay. Pinagpapawisan na ako noon at naiiyak sa labis na pag-alala nang marinig ko ang boses ni Cherry mula sa banyo. Tapos ka nang magwiwi? Tanong ni Cherry nang mabuksan ko ang pinto ng banyo. Diyos ko, nandito lang pala kayo. Pinag-alala niyo ako, ang wika ko. Gusto raw po kasing magwiwi ni Christine eh. Kaya dinala ko po siya dito, sagot naman ni Cherry. Sana tinawag mo ko, sabi ko pa. E may kausap po kayo kaya ako na lang pong nagbuhat sa kanya dito, sagot ulit ni Cherry. Thank you ate ha, ang laki mo na talaga, maaasahan ka na ni mama. Sige na ako nang magbubuhos dyan, nakangiting sabi ko sa kanya. Dinala na ni Cherry sa kwarto si Christine at inayos ko naman ang banyo. Pagkatapos ay sumunod na rin ako sa kanila at naabutan kong mahimbing nang natutulog si Christine habang nakatitig sa kanya si Cherry. O anak, bakit gising ka pa? Tanong ko. Gusto ko pong tingnan kung tulog na po si Christine. Okay na po ba siya? Magaling na po ba siya sa sakit niya? Tanong ni Cherry. Oo, okay na siya. Ang himbing na nga ng tulog niya o, malumanay na sagot ko. Mama, bakit po ganyan ang itsura ni Christine? Bakit parang sobrang nangihina siya? Parati po siyang natutulog tapos eh may nakatusok pa sa kamay niya na karayom. Ang sabi po ng kapitbahay natin, mamamatay na raw si Christine. Ano po bang ibig sabihin nun, mama? Inosenteng tanong naman ni Cherry. Nagpigil ako ng galit ng mga oras na yon at hindi ako makapaniwala na may kapitbahay kami na sasabihin kay Cherry ang mga ganon. Pilit akong nangapa ng mga salita na isasagot sa kanya. Hindi ko kasi talaga alam kung paano yon ipapaliwanag sa kanya. Ginawa ko ang lahat para mapigilan ang sarili ko na maiyak habang nagsasalita. Kapag namatay si Christine, ganyan lang siya,
Hindi umiimik, nakapikit lang. Parang natutulog lang. Pero sobrang himbing ng tulog. Unti-unti niyang hindi tayo maririnig, makikita, mararamdaman hanggang sa hindi na lang siya hihinga. Aalis po ba siya? Sabi po nila aalis daw si Christine, hindi na siya babalik. Ma, bakit po? Saan po siya pupunta? Ayoko pong mawala ng kapatid. Malungkot na sabi pa ni Cherry. Hindi ka mawawala ng kapatid kasi kahit hindi na natin araw-araw kasama si Bunso, siya naman ang magiging guardian angel natin. Siya ang magbabantay sa atin. Pigil ang mga luha na paliwanag ko sa kanya. Eh bakit po hindi pwedeng dito na lang siya sa atin? Tanong niya pa. Kasi kapag nandito siya sa atin, magiging ganyan siya, mahihirapan siya, parating iiyak kasi ang daming nakatusok sa kanya. Pero kapag naging angel na siya, kasama na siya ni Papa Jesus. Sagot ko. Papa Jesus sa heaven? Ulit pa ni Cherry. Oo, sa heaven, tapos doon magiging masaya siya. At hindi na siya mahihirapan. Yun ang gusto mo, hindi ba? Maging masaya si Bunso. Kasi kapag nandun na siya, makakapaglaro na ulit siya. Marami siyang magiging friends. Ang wika ko. Pwede po ba natin siyang dalawin doon? Tanong ulit ni Cherry. Ano kasi anak eh? Hindi pa pwede pero darating din ang panahon na lahat tayo magkikita sa heaven. Kaya lang matagal pa yun. Marami pa tayong kailangang gawin. May kailangan lang sigurong ipagawa si Papa Jesus kay Christine kaya mauuna sa atin si Christine. Kaya habang kasama pa natin siya, habang naririnig pa rin niya tayo, nakikita, naiintindihan, ipaparamdam natin sa kanya na love natin siya. Kaya ikaw ha, araw-araw sasabihin mo na Bunso, I love you, para hindi niya makalimutan kapag umalis na siya. Okay po ba yon? Ako naman ang nagtanong. Opo, tutulungan po kitang alagaan si Christine, promise po. Sagot naman ni Cherry. Papa Dudut, sa pagkakataong ito ay alam ko na kailangan ng isuko ang laban namin ni Christine. Na kailangan ko nang tanggapin na dapat ko na siyang ibalik sa Diyos. Pero sadyang sobrang hirap. Iisipin ko pa lamang yung saya noong nalaman kong ipinagbubuntis ko siya, lalo na yung unang beses ko siyang nahawakan at nadurog ang puso ko. Kapag iisipin na malapit nang dumating ang huling beses ko siyang mayayakap, mahahagkan at makakausap. Para akong nababaliw sa takot at sobrang sakit na nararamdaman ko. Alam kong imposible pero gabi-gabi ko parang ipinagdarasal sa Diyos na huwag muna niyang kunin sa akin ang anak ko. Na baka pwede pa niya akong bigyan ng mas mahabang panahon na makasama si Christine. Na makita siyang lumaking isang mabuting tao, matulungan ko siyang matupad ang lahat ng pangarap niya sa buhay niya. Siya at si Cherry ang makakasama ko sa huling hininga ko. Pero tulad ng una kong nasabi, alam kong imposible na ang lahat ng hiling ko. Na wala na akong magagawa kundi ang isuko na ang buhay ng anak ko sa Diyos. Anong ginagawa mo, Nica? Tanong ni Mama nang maabutan niya akong namimili ng damit na isusuot ni Christine. Nasa ospital na kami noon at sinasabi sa amin ng doktor na anumang oras ay pwede nang mamaalam sa amin ang bunsong anak ko. Kaya gusto ko nang isuot ni Christine ang pinakamagandang damit na meron siya. Namimili po ako ng damit para kay Christine kaso eh wala naman akong mapili. Sagot ko naman kay Mama. Eto o, maganda naman to o. Pink, paboritong kulay ni Christine. Ang sabi ni Mama na kinuha ang isang pink na damit mula sa mga dala at pinagpipilian ko. Hindi po eh, masyado siyang plain. Dapat po yung magandang maganda kasi eto na yung huling susuotin niya. Kaya dapat po magandang maganda ang baby ko. Eto, puti na may bulaklak sa laylayan. Eto na lang ang susuotin ni Christine mamaya. Sabi ko habang pilit na nagpipigil ng mga luha. Hinawakan naman ni Mama ang kamay ko bago yon marahan na pinisil. Ang ginawa niyang yon ang naging dahilan para lalo akong mahirapan na magpigil ng mga luha ko. Alam mo, kahit na hindi mo sa akin sinasabi,
Nararamdaman kong marami kang iniipon dyan sa dibdib mo. Pwede mong ilabas yan. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Kasi anak, hindi biro tong pinagdadaanan mo, ang sabi ni Mama. Okay lang po ako, Ma. Kaya ko to. Napaghandaan ko na to. Alam ko na noong sinabi ng doktor na hindi na magtatagal si Christine. Kinundisyon ko na ang sarili ko. Medyo nanginginig ang boses na sagot ko sa kanya. Pero sa pagkakataong yun ay tuluyan ang bumigay ang mga luha ko. Ma, ganito po pala yun, no? Kahit na anong sabihin ko sa sarili ko, natanggap ko na na okay na ako. Na kapag nakikita ko si Christine, parang tinutusok ng ilang beses yung puso ko. Na parang hindi ako makahinga sa tuwing iisipin ko na nadarating na yung araw na hindi ko na siyang makakasama. Na hindi ko na maririnig yung mga tawa niya. Ma, ang hirap eh. Ang hirap-hirap. Naiiyak na sabi ko. Naiintindihan kita, anak. Pag-alo ni Mama sa akin. Bakit ganito yung buhay na nangyari sa anak ko? Ma, naging masama ba akong nanay? Hindi ko alam kung nagkulang ba ako. Kung may hindi pa ako nagagawa para mabuhay ang anak ko. Kung bigla na lang ba ako agad sumuko. Ma, hindi ko alam eh. Naiiyak na sabi ko. Ano ka ba? Alam mong wala kang pagkukulang. Lahat ng pwede mo magawa ay ginawa mo na. Pero sa bandang huli, ang Diyos ang magdidesisyon. Niyakap ako ni Mama at doon ako naiyak. May ilang minuto ring nangyari yon, Papa Dudut. May ilang saglit akong napahagulhol pero parang hindi naman nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Hanggang sa pumasok na nga ang nurse at bihisan ang anak kong si Christine ng damit na pinili ko para sa kanya. Sobrang iksi pala ng buhok ni Christine. Halos wala na akong masuklay. Pero kahit na ganoon ay ang ganda-ganda pa rin ang anak ko. Bulong ko habang pinagmamasdan ko si Christine. Parang nahirapan na siyang huminga. Anong nangyayari? Nag-aalala lang tanong ni Mama sa kasama naming nurse. Mahina na po yung heartbeat niya. Ang ibig sabihin po, anumang minuto ay titigil na po yung pagtibok ng puso niya. Kausapin niyo na lang po siya at sabihin niyo po sa kanya ang lahat ng gusto niyong sabihin, ang payo pa ng nurse. Ang ganda-ganda naman po ni Bunso, Mama. Naririnig pa rin po ba niya ako? Tanong ni Cherry. Oo naman. Sige, kausapin mo siya. Naririnig ka niya. Malungkot pero nakangiting sagot ko. Hi Christine, si ate to. Okay ka lang? Huwag kang mag-alala, nandito si ate sa tabi mo. Hindi ka niya iiwanan kahit kailan. Ang sabi ni Cherry kasunod ng biglang paglalim ng paghinga ni Christine. Mama, nahihirapan pong huminga si Christine. Okay lang po ba talaga siya? Nag-aalalang tanong naman ni Cherry. Oo anak, okay lang si Bunso. Malapit na siyang maging okay. Hawakan mo lang ang kamay niya para maramdaman niyang nandito lang tayo sa tabi niya. Pigil ang mga luha na sagot ko sa kanya. Opo, sige po. Love na love ka ni Ate Bunso ha. Mamimiss kita ng sobra. Dalawin mo ako palagi sa panaginip. Maglalaro tayo dun at palagi kitang yayakapin. Bunso, love ka ni Ate Cherry. Sobrang love ka namin ni Mama. Umiiyak na sabi ni Cherry at mukhang tuluyan na niyang naintindihan ang nangyayari sa kapatid niya at kung saan talaga ito papunta. Mama, pakilabas muna si Cherry. Alawin niyo po muna siya. Sabi ko kay Mama dahil nakikita kong sobra na ring nasasaktan ng panganay kong anak. Cherry apo, halika na. Labas muna tayo. Yaya ni Mama sa kanya. Ayoko po. Dito lang po ako kay Christine. Hindi po ko aalis sa tabi niya. Mama, dito lang po ako. Pakiusap pa ni Cherry. Sige na anak. Sama ka na muna kay Lola. Ang sabi ko naman sa kanya. Ayoko po. Gusto ko lang po na dito ako. Gusto ko pong kasama si Bunso, Mama. Please. Dito na lang po ako. Muling pakiusap niya. Sige na. Halika na apo. Babalik naman tayo dito eh.
ulit pa ni Mama bago tuluyang napapayag si Cherry na lumabas ng kwarto. Nang mga oras na yon, ang nurse, ako at si Christina lamang ang tao sa loob ng kwarto. Sinabi ng nurse na humihina na ang pulso ng bunso ko pero naririnig pa raw niya ako. Kaya naman sinabi ko na sa kanyang lahat ng gusto kong sabihin. Sinabi ko bago niya ako tuluyang iwanan. Anak, kung nahihirapan ka na, okay na. Huwag mo na kaming isipin ang Ate Cherry mo. Huwag kang mag-alala at aalagaan ko si ate ng mabuti. Bantayan mo kami parati ha? At kahit na anong mangyari, hindi ka mawawala sa puso ko. Salamat kasi lumaban ka para kay mama. Napaka-strong mo anak. Magiging okay din si mama. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. Papa Dudut, nagpapasalamat pa rin ako sa maiksing panahon na nakasama ko si Christine. Nang dahil sa kanya ay mas nalong naintindihan ko ang pagiging isang ina. Mas naramdaman ko kung ano ba talaga ang totoong ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Hindi man namin siya makakasama sa araw-araw, hinding-hindi naman siya mawawala sa puso namin. Lalo na sa puso ko. Minsan pala may mga bagay na kailangan mong pakawalan na kailangan mong isuko dahil yon ang tamang gawin. Hindi mo man agad maintindihan kung bakit pero hindi rin naman magtatagal ay malalaman mo ang sagot sa mga tanong mo. Aaminin ko na hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang sakit sa pagkawala ng anak ko. Kahit 3 taon na ang lumipas, walang araw na hindi ko siya nami-miss. Walang araw na hindi ko hinahanap ang mga ngiti niya. Ang mga paglalambing niya, ang mga yakap niya sa tuwing naglalambing siya. Sa tuwing naaalala ko yon ay hindi ko pa rin mapigilan ang mapahagulhol sa pag-iyak. Papa Dudut, hindi na siguro mawawala ang lungkot at sakit sa puso ko kahit pa 5 taon nang nakakalipas mula nang mawala siya sa amin. At mas lalong hindi rin mawawala ang pagmamahal ko para kay Christine. Na kahit na anong mangyari, siya pa rin ang baby girl ko. Maraming maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. At sana po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga inang katulad ko. Hanggang dito na lamang at muli ay salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nica. Bawat oras ay mahalaga sa buhay ng isang tao kaya dapat alam natin kung paano ito pahalagahan. Maraming salamat kay Nica sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Hindi madaling balikan ang ganitong parte ng iyong nakaraan pero nagawa mo para makapagbigay ng inspirasyon na patuloy na magpakatatag sa gitna ng napakaraming pagsubok. Lahat naman ng nangyayari sa buhay natin ay may kadahilanan. Kagaya ng sinabi ng mama mo, kaya sana ay patuloy kang maging matatag para na rin sa panganay mong anak na si Cherry. Mga ka-online, medyo nakakaiyak ang kwentong ating narinig ngayong gabi. Pero hindi sumulat si Nica para lamang paiyakin tayong lahat, kung hindi para maging inspirasyon sa ating lahat ang kanyang kwento. Na anumang pagsubok ang dumating sa atin ay matuto tayong lumaban at maging matatag sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
good stories. Papa Dudut stories. Papa Dudut stories.